Joy Belmonte humingi ng tawad. Ang kanyang statement ay, "First, I sincerely apologize for losing my composure on social media. You are correct that all the projects implemented by the QC government belong to you as they are funded by your taxes," Belmonte said. Matatandaan nating nagbitiw siya ng salita na, "To those who hate me, you are under no obligation to accept any of my projects, building, housing, education, healthcare, social benefits. That means there will be more for those who truly have faith in me as their leader. Second, I apologize for distributing health kits branded with Joy para sa bayan. While it is true that my team used leftover donated bags from the previous campaign and that they were the most readily available bags on the first day of ECQ, it is clear that this was highly insensitive given the circumstances. Inaamin ko po na nagkakamali ako," she added. Matatandaan nating namigay siya ng relief goods na may pangalang Joy para sa bayan na nakamarka sa bag ng mga kit. At ang hiling niya ay, "We appeal to everyone to please be very critical about what you read, like, or share. Huwag po tayong magpadala sa fake news at trolls. Sa halip na tumulong at makiisa sa lungsod para malampasan ng COVID-19, may mga taong sinasamantala ang krisis para sa kanilang pansariling interest." Ayan. Yan yung panawagan ni Mayor Joy Belmonte. At dinidenay din niya na may pinauwi daw siyang COVID-19 patient. Dahil ang totoo daw ay sinundo daw nila ang pasyente na to sa pamamahay nila para ilipat sa Hope One facility. At ang paalala niya ay, "Mahaba po ang laban kontra sa COVID-19. Ito po ang panahon na kailangan nating protektahan ang isa't isa. Kasama ng buong Team QC, kayo po ang aming inspirasyon sa patuloy na paglilingkod." Hayan ang sabi niya. Kaya sa mga bashers ni Mayor, huwag daw tayong maniniwala sa mga basta-basta na lang sinishare. Dapat daw ay mapanuri tayo. Yan naman lagi talagang kailangan natin as manunood. Dapat marami tayong source para paniwalaan ang isang news. Nalulungkot siya sa mga pangyayaring ito na may mga taong umanong nagte-take advantage sa most difficult times in our history, na nagko-cause ng confusion, uncertainty, at distrust. Matatandaan natin na ang Quezon City ang siyang pinakauna-unang nag-declare ng state of calamity dahil sa COVID-19 na siyang pinamumunuan ni Mayor Joy Belmonte. Minsan pa niyang reply sa isang nang basa kanya is, "I don't have a plan. That was the plan. The barangays using their quick response funds release because we were the very first city to declare a state of calamity would be used to support our constituent for the first week since I already knew that the volume of goods for 2M people would take time to arrive. That's bigger than the population of the second and the third largest city in NCR. I thank our barangays for your extremely hard work this past few days. To the few who still believe in me, I told you I would never let you down and I won't. I will fight for you until together we vanish this virus. Just as you fought for me when all the people who don't understand how I work and think abandoned and denigrated me. Thank you for your continued trust and confidence." Ayan, ang palala niya at ang mga habilin niya sa mga taong patuloy na naniniwala sa mga.